Well, natapos na nga ang trade deadline mga idol, and what an eventful day. What an hectic trade deadline mga idol para nga sa mga NBA teams dahil nagliliparan nga ang trades ngayong araw na ito. At umpisa na nga natin yun mga idol sa pag-i-improve ng team ng Milwaukee Bucks dahil nakuha nga nila itong si Jay Crowder mula nga sa team ng Brooklyn Nets, kapalit yan mga idol ng 5 second round picks. Balita nga rin nakasama daw si Serge Ibaka dito sa deal na ito. At mga idol, isa pang ang trade sa napakaraming trade ngayong araw. Ito ngang OKC, ititrade si Darius Bazley para nga dito kay Dario Saric, pati na rin ang kanilang second round pick. Hindi pa natatapos dahil ito ang si Mike Muscala na pinaulanan ang Lakers ng 3-pointer sa kanilang last game ay mapupunta na nga ngayon sa team ng Boston Celtics. At ito namang Clippers still looking to improve. Kumuha nga sila ng big men mga idol at ipinalit nila ang kanilang gwardyang si Reggie Jackson na talaga namang reliable para sa kanila. Pero alam naman natin na nababalita nga na gusto nilang kunin sa buyout market ito nga ang sinasal Westbrook. So maaring move ito para nga ianda ang kanilang roster para kay Westbrook. At mga idol, ang nakakagulat nga na trade para nga sa team ng Los Angeles Lakers ay ito nga si Patrick Beverley na trade nga dito kay Mo Bamba pati na rin ng second round pick. At mga idol, ang fan favorite na si Thomas Bryant ay tinrade nga rin na itong team ng Los Angeles Lakers sa team ng Denver Nuggets kapalit nga ni Davon Reed at tatlong second round pick. Yan nga mga idol ang nagpagulat sa napakaraming Lakers fans dahil si Thomas Bryant na sobrang laking tulong nga sa kanila ay tinrade nila. At mga idol, ang isa pa nga sa trade na nag-ingay nga ngayong NBA trade deadline na itong ang Golden State Warriors, tinrade itong ang si James Wiseman papunta nga yan sa Detroit Pistons. Makakakuha ang Warriors mga idol ng 5 second round pick, ang Hawks. Binigay nga ng Pistons dito sa Warriors ay ititrade nila papunta dito sa Hawks. At ito namang Pistons again, makuha si James Wiseman. And mga idol, I think it's a great opportunity para kay James Wiseman na mailabas nga ang kanyang potensyal. Dahil dito nga sa Detroit mga idol ay less pressure ang meron dito kay James. Hindi nga siya inaasahan na mag-deliver agad at mabibigyan nga siya ng panahon para ma-develop, mag-grow, matuto sa kanyang paglalaro. At balita nga rin daw mga idol na balak na start ng team ng Detroit Pistons itong si James Wiseman. So I'm very excited para kay Wiseman mga idol dahil hindi nga niya deserve na mabangko dahil sa napakatalentado nga ng player na ito. Pero we understand naman kung bakit nababangko ni Coach Steve Kerr dahil hindi pa nga ganun ka-develop. Now, ngayong sa Pistons ay may panahon nga siya na maihubog ang kanyang paglalaro at marating nga ang kanyang tunay na potensyal. So good luck dyan para kay James Wiseman. Pero hindi pa dyan natapos ang Golden State Warriors dahil GP2 is back. Kinuha nga nila ito sa Blazers mga idol kapalit ng 5 second round picks. So mga idol, parang ang magjowa lang na hindi pa nakamove on sa isa't isa at nagbalikan din. Napansin siguro na Golden State Warriors mga idol na napakalaki ng butas na iniwanan neto ni GP2 sa depensa ng Golden State. At kita naman natin ng mga idol this season, sa record pa lang nila ay nagre-reflect na yung problemang yan. Kaya nga bago pa mag-trade deadline ay sinolusyonan na nga neto ng Warriors ang problemang yan. And for sure, ecstatic, sobrang saya, hype na hype ang mga Warriors players, sila Curry, sila Klay, sila Draymond sa pagbabalik niya ng one and only GP2. Pero anyways nga mga idol, ano ba ang inyong masasabi dito nga sa ginawang trade ng Golden State Warriors ngayong araw? Pati na nga rin sa very unexpected move ng team ng Los Angeles Lakers sa pagtitrade kay Thomas Bryant. Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.